Iba ang chef at iba ang cook. Ang difference nila is ang chef is kasi kapag chef ka, mostly ikaw lang yung nasa computer. Kumbaga ikaw yung pinaka-manager ng kitchen. Sometimes ang chef sila din yung manager ng dining area sa restaurant or sa hotel, but most of the time ang chef is siya yung nagma-manage talaga ng mga ordering, ng hiring, ng like siya yung nasa computer palagi. Ngayon, iba-iba yung level ng chef. Merong parang level 2, level 3, ganun-ganun, executive chef, merong sous chef. Yung ibang executive chef din naman is nag-hands-on din sila sa kitchen. Minsan, sila rin yung nagluluto. Pagka rush hour, minsan nandun sila. So, iba-ibang depende talaga sa area, sa work area. Kung ang trabaho ng chef is tumulong din sa kitchen or sa computer lang siya. Ang sous chef naman is pretty much yung secretary ng executive chef. So, yung sous chef, siya ang madalas na nasa line. So, siya yung madalas na nagsusupervise sa mga cook, sa mga supervisor na cook and all that stuff. Pero syempre, nagko-computer, nasa computer din ang sous chef minsan. Magkano nga ba ang sweldo ng cook dito sa Canada? Depende sa area kung saan ka nakatira. Kapag sa Vancouver, siguro mas dagdag ng $1, depende rin kasi sa cost of living ng province eh. Dito kasi sa Manitoba, ang cost of living namin hindi kasing taas ng cost of living sa Vancouver or sa Ontario, sa Toronto. Kasi sa Toronto, mahal ang cost of living doon. Kaya minsan, mas mahal ang sahod nila kasi mas mahal ang cost of living. Sa Vancouver din, which is the British Columbia, ganun din yun. So, mahal ang cost of living at medyo malaki din ang sweldo nila, but hindi lahat. Yung iba, yung sweldo nila mababa lang din, kagaya dito sa amin. So, paano ka nga ba magiging cook sa isang restaurant? Una, kapag wala kang experience, most restaurants, they will train you na maging dishwasher muna. So, bago ka maging cook, ititrain ka muna nila ng dishwasher kasi yun yung basic eh. Like, ang isang cook, if you don't know how to clean the dishes, how are you gonna cook? Diba? So, it's very important na malaman mo ang basic cleanliness sa kitchen. So, usually kapag you have enough, kapag masipag ka sa dishwash and nakakita ng chef na may potential ka, so isasalang ka na sa kitchen. Pero kung wala ka naman experience at all, pwedeng idepende rin sa restaurant kung kailangan talaga nila ng cook, then they will hire you. But kung galing ka sa school, you will get in for sure. For sure yun. Pero, depende rin, most of the time, magsisimula ka muna being prep cook. So, dalawa ang klase ng cook sa kitchen. Isa, ang prep cook is siya yung madalas na nagpe-prep. Hindi ka nagluluto unless, let's say, pag busy hours or pag lunch time or dinner time, kapag kailangan ka nila sa line, tatawagin ka nila for maybe 30 minutes, you know, 1 hour. Pero most of the time, ang prep cook is siya lang yung nagpe-prep ng mga gagamitin sa line. Yung line cook naman, sila yung responsible sa pag-prepare ng food. So, most restaurants prepare na yung mga pasta, nakabag na sila, nakaportion na sila, and blanch na sila, iiniti na lang. Same with the sauces. Usually, yung mga sauce pre-made na rin. So, nakalagay lang siya sa mga malalamig na container. Then, pagka magluluto ka na, halimbawa, magluluto kayo ng Alfredo. Let's say, chicken Alfredo. So, yung chicken, for sure, hilaw yun. And then, gigisa mo muna siya. Or some restaurants, pati yung chicken nila, luto na rin. So, and then, i-assemble nila, lagyan ng sauce, and then yung noodles, blah, blah, blah. So, yun ang ginagawa ng line cook. Sa line cook, meron ding broiler area, which is sila yung grill. Sila yung responsible sa mga steaks, mga ihaw-ihaw. Merong sandwich area, so responsible sila sa mga sandwiches or burgers. Meron ding saute area, sila yung responsible sa mga saute food, like pastas, yung mga ganon. Meron din
parang cold area, sila yung responsible sa mga salads. Meron din mga appetizer area, like wings, nacho chips, sila yung responsible sa mga ganon. Meron din dessert area, sila yung responsible sa mga desserts. So, iba-iba yan. Okay, so magkano nga ba ang kinikita ng cook? Ang tanong, yun ang tanong. Kapag wala kang experience, I think for sure, minimum wage ka lang talaga. Depende sa restaurant din, depende sa facility, but most of the time, minimum wage talaga sa kitchen. Babawi ka lang sa tips. Kasi, usually sa kitchen may nakukuha kang tips eh. Even though hindi mataas yung nakukuha mong tips, yung mga servers, waitress, sila yung mas marami nakukuha na tips. But sa kitchen, hindi siya ganun kadami. But at least, you're still getting some money from it. So, ayun na nga, minimum wage. Kapag medyo nagtagal ka ng konti, dadagdagan nila, pwede ka magkaroon ng raise. Usually, after 3 months, pwede ka mag-ask ng raise if possible. Magkano ang idadagdag nila sa'yo? Depende, kasi minsan, cents lang, like 30 cents, 50 cents, mga ganun. Minsan, $1 an hour. This is an hour, ha? So, depende talaga. But most of the time na kung cook ka is minimum wage ka lang. Ang minimum wage dito sa amin, sa Manitoba, for now, I think is $11 or $12. I'm not really sure, but I know it's around $11 to $12. So, kapag ka nag-cook ka, yun lang ang sweldo mo. But, like what I said, usually sa mga hotel, medyo mas mataas ng konti, mga 13, mga 15 an hour, ganun. Ngayon, bakit ang baba ng sweldo? Kasi sa mga restaurants, private owned kasi siya eh. So, talagang company ang nagbabayad sa mga tao. Kumbaga, lahat ng kita ng restaurant, hinahati-hati sa sweldo ng mga tauhan. Kaya ganun. Otherwise, sa hotel naman, kaya siguro mas medyo mataas ang sweldo sa hotel is because ang hotel, syempre, malaki ang kukuha nilang pera from room service, from, syempre, hotel, like, kung magkano yung bayad per night, kung magkano yung rent ng room for night to stay, and ayun, kaya medyo may pinagkukuhanan sila ng pera. So, kapag ka nakahanap kayo ng work sa mga government jobs, yun, medyo malaki yun. Usually, kapag government jobs is 16 to 20 an hour, ganun ang sweldo ng cook. Ang problema lang guys talaga, pag cook ka, talaga, no matter which place you go, talagang pagod talaga ang cook. Sobrang pagod ang cook. Kasi, maghapon kang nakatayo, most of the time wala kang break. Magkaka-break ka pero saglit lang. Tapos nakatayo ka, ang init, mainit yung hinaharap, yung paligid mo dahil na kitchen, nagluluto palagi, mainit, pasmado ka, you have to wash your hands all the time, kaya napapasma yung kamay ko. Dati, grabe, ang dami kong paltos talaga, guys. Hindi na nga siya masyadong halata ngayon, pero dito, oh, dyan, yan, medyo halata pa siya ng konti. Yan ang paltos ko kasi kakahawak ng saute pans, kakaano ng deep fryer, kaya nagkapaltos talaga ako. Right now, actually, nag-work din ako sa hospital as a cook. Pero masasabi kong parang chef na rin siya kasi ako ang responsible sa lahat eh. Same with my coworker na cook din, parang chef na rin siya. So, ang tawag lang sa amin cook, pero I consider myself as a chef. Kasi sa job na ginagawa ko. Kapag ka natanggap kayo sa Railway Canada, yung chef yun sa train. Kasi dito meron sa train yung mga nagta-travel cross Canada na halimbawa from east to west, yung mga ganon. Matagal ang biyahe doon, so kailangan ng food sa loob. Meron din chef doon. Yung mga ganon, alam ko mataas din yung sweldo nila eh. I'm not sure kung nasa maybe 17 to 30 an hour, I think. As far as I know, ganun siya. What else? Saan pa ba ang mga chef? Chef, yung mga cafeteria na cook na mga ganun, depende rin sa area. Kung private area siya, may mga nagsasweldo naman ng 13, 15, 17 an hour.
Pero kung chip yung employer nyo, minimum wage lang siya talaga. Pero kahit pa minimum wage, okay lang yun guys. Kasi lahat ng nagsisimula is nagsisimula talaga sa mababa. So kung plano nyo maging chef in the future, okay lang na mag-start muna kayo sa minimum wage and then you go up. Hanggang sa, let's say, after 1 year, kapag sa tingin mo na marami ka nang natutunan, then you go apply ka naman sa ibang restaurant or sa ibang kitchen. So, that way, mas malaki yung sweldo mo for sure, right? So, ayun. So, ayun lang. Ang masasabi ko is, pagmahal ka ng chef dahil mabubuhay ka forever. Ayun lang. Kasi syempre, kami talagang we cook a lot. Sabi nga nung sa work ko, pag uwi ko daw ba sa bahay, do I still cook? Sabi ko, oo naman, kasi kung di ako magluluto, wala kaming kakainin. Kaya yun, kahit na minsan, sobrang pagod na ako sa work. Pero pagdating sa bahay, kailangan magluto pa rin. Which is okay lang naman kasi enjoy ko naman siya magluto. And at the same time, enjoy din ako sa work ko kasi all I do is cook. So pretty much, I do my menu planning and stuff like that. So enjoy ko naman siya. Pero dun sa dati kong work sa restaurant, I'm so tired talaga. But it was really fun. Kasi dun ko na-meet yung mga first friends ko sa kitchen industries. So, ayun. Marami din akong kakilala na hindi naman culinary yung tinik nila ng college. Pero nag-works lang sila as a cook kasi they wanna try it. And then later on, na nagustuhan nila maging cook. So, nag-stop siya dun sa tinitake niyang course sa college. And then, nag-continue siya, nag-switch siya ng course, nag-culinary na lang siya. So, kung gusto niyo talagang maging chef dito or cook, I think, basta masipag ka, you will make money out of it. Ang problema lang sa chef, sa kitchen, minsan, hindi kagaya ng ibang trabaho. Siyempre, like nurse, 30 an hour, 35 an hour, 20 an hour, 25, ganun. Sa cook naman, talagang magsisimula ka sa mababa. Mas swerte ka kung makatanggap ka ng malaking sweldo. If that happens, wag mo nang tanggalin. Wag mo nang lubayan. Ayun lang guys, salamat.